So, maaaring resulta kapag natapos ang kaso. Ibig sabihin, ito gay ay nahiring at hanggang sa matapos. So, una, kapag natapos ang kaso, ito lang muna tayo sa mga kasong petty crimes, no? Or tinatawag na prison correctional penalty. So, tandaan natin guys ha, yung prison correctional penalty ay nag-range siya ng maximum of 6 years. 6 years. Period. Walang 6 years in one day, ha? 6 years and sakto. O bakit ko lagi itong dinidiscuss? Kasi guys, ito yung mga petty crimes na maaaring ang penalty ito ay maaaring i-apply sa probation. Kaya kung hindi nyo pa nagamit ang salitang probation, huwag kayong mag-alala, may seeking chance pa kayo. At maaari kung first time kayo sa nasintensyahan ang respondent, ba't kayo, no? So, maaaring mag-apply nito kaagad-agad after, ano, within 15 days kapag nasintensyahan na siya. So, yun, no? So, una, kapag pagtuloy yung kaso, no, ay, walang ariglo. So, ang maaaring mangyari, so, hearing. So, maghihearing kayo sa korte. So, maaaring ang respondent dito ay naka-bail. So, siyempre, ano nga tayo, prison correctional. So, bailable siya. So, bailable siya. So, ibig sabihin, mayroon siyang pansamantalang kalayaan. So, hearing. So, yung hearing ay maaaring, hindi natin kontrolado yan kung kailan matatapos. Pwedeng 2 years yan, o pwedeng less than 2 years, or pwedeng above 2 years. Or pwede ring 3 years or pwede 5 years. So, hindi natin kontrolado. Mas preferable siguro, no? More or less, mag-prepared kayo na 5 years. So, para mahigit kumulang ay hindi kayo kapusin sa time. Yan yung estimated time natin na tinatawag reasonable para matapos ang isang crime, na petty crime. Kasi pag major crime, may umabot pa nga matagal eh. Hindi natin alam. So, after long, long time na yan, kapag inyong pagbabattle, so may report-report yan, no? Tandaan na, bilang isang complainant, kahit malakas yung kaso mo, kailangan, ano, mag-attend ka dyan every hearing, kahit receipt yan, ay mahalaga yung attendance yan, yung schedule ng hearing. Mahalaga yan. So, 3 consecutive days, hearing na hindi kayo umattend dyan, so maaaring magkaroon ng dismissal yung kaso at malakas yung ebidensya. Okay? By the way guys, kung ikaw pala ay first time, no, ako nga pala ang inyong lingkod, online criminologist. My name is Olesya ko, ang ating screen name. At para sa mga gusto nyo aking servisyo or assistant, so PM lang kayo sa aking Facebook page. Messengers, Polisya, ko yung may motor na pula. Pero hindi akin yan, ha. Niram ko lang yan para nagpa-picture. So, okay, hearing. So, after hearing, pag natapos yung hearing, ano na, promulgation of sentence or sentensya na. So, dito nga, kung maliit yung crime, so sa sentensya, dalawang sentensya yan. Dalawang klaseng sentensya. Yung isa ay in jail. So, in jail. Pwede pong pwedeng bayaran yan. May nagtanong sa akin, Sir, may sentensya po kaming mga 2 years. Pwede bang bayaran yun para hindi makulong? Hindi na pwede. Ngayon, ang paraan doon, ito mamaya-maya, ang paraan doon, ito. So, pag in jail tapos fine. Yung fine, depende rin sa damages. Maraming sinacharge sa fine. Mga moral damage yan, o marami. Depende yan sa kanila computation. Both yan, pwedeng mangyari. Pagkakulong and fine. Both combination na resulta ng sentence. O ngayon, kung ayaw makulong ang isang akusado, since na nakafocus tayo sa petty crime, kung qualified siyang mag-apply ng probation, yun ang gagamitin niya, probation. So, tandaan na may time limit 'yan.
Kailangan kapag na-promulgate yung sentence, within 15 days makapag-apply ng probation. O, automatic naman yan, inirekomendan ng mga probation ng korte na mag-apply ka ng probation if ang isang respondent ay qualified siya. So, kung hindi qualified, so pagbabayaran, halimbawa, nagamit niya na yung probation before kasi nagkaroon na siya ng crime. So, hindi na siya qualified sa probation. So, automatic yun, pagsisilbihan niya yung sentensya niya kung 5 taon niya, kung 4 na taon, o kung 2 taon, so, bubunuin niya yung sa kulungan. Okay? So, yung namang bayad dyan, based on my experience, no, kung wala ka talagang pambayad, hindi naman yung pilitan. Kasi, siguro, ang rason ng korte, ikukulong na yan eh. So, hindi nila pipilitin kung walang pambayad. So, ano yan guys, na-experience niyan before. Kasi yung sinabi sa akin ng prosecutor, hindi natin masisingil yan kasi walang pera eh. Pero kasama sana sa bayad, sa sentensya yung pagbayad na ninakaw niya. Pero walang pera yan eh. Okay na yan? Ayaw mo na? Oo, ganun. So, in consideration, sinakulong na nga yung tao, tingilin mo pa. So, in contrast nito, kapag natapos yung kaso, siyempre, kung naka-bail yung respondent during hearing, so, ikukulong na siya or mag-a-apply siya ng probation. So, ang ending nito, so, maaaring, or ibabalik na sa kanya ang bail. So, iriripan na yung bail. Siguro, mababawasan man yung bail nyo is processing fee, konti lang, or less, wala pa yung 1,000. Sabihin mo na, 1,000 pesos. O kasama na yung lahat doon, processing fee or something. Yun yung pagbalik ng bail. Okay? Kaya sa mga naka-bail, huwag kayong mag-alala guys. Kapag natapos nyo yung kaso, matik yan, anuman resulta niyan, maging convicted man o acquitted. So, yung bail ay automatic yan na ibabalik. So, hindi pala automatic, i-apply mo for refund bail. May proseso din yan. Guys, so natapos nyo. Maraming salamat. So, swerte po ang mag-share nito at magla-likes and comments, no? So, sana supportahan nyo at sana naman, no? Mag-join naman kayo dyan sa ating joint membership. Maliit na bagay lang po yan. Yung naghihinayang, kasi ayaw nyo supportahan yung isang channel kasi sayang ng membership nyo. So, wag na lang po. Masama loob nyo. Basta, sa akin lang yung naka-members ay make sure PM nyo ako, priority po kayo sa mga scheduling or sa tawag assistant. Yan lang po ang aking may papromise sa inyo. So, sabihin nyo, pulis ako, nag-join po ako sa inyong membership. Pwede ho bang makahingi ng ideas nyo or opinion nyo regarding sa kanitong senaryo ng aking kaibigan, ng aking anak, ang aking friend kasi po gusto ko siyang tulungan. So, welcome po sa atin yun. So, ngayon naman, kung voluntary po yan, hindi naman sa pilitan, no? Kung talagang medyo salat din kayo, katulad ko, hindi, wag na lang po. Maganda na sigurong wala para hindi na sumama yung loob nyo. Okay, maraming salamat. Upang inyong lingkod, ulis ako.